good morning. Ako na naman po ito, ang inyong real estate agent. So, nandito po ako ngayon sa Gonzalo Puyat Street dito sa Recto, Manila. So, and ang banda doon po is Quezon Boulevard na. So, mga 2 minutes walk, nandun na po tayo sa Quezon Boulevard. Ayan. So, ito po yung ipapakita ko sa inyo, mga townhouses, ongoing construction. So, tara, tingnan natin kung ano ang pwede nating makita sa loob. Let's go! Alright. So, ito po again, Gonzalo Puyat Street, dito sa Recto, Manila. So, ito po yun. Kita ko po sa inyo. So, ayan po yan. Ito pa. So, pasok tayo. Ayan. So, sa ngayon po, kasi ongoing po yung construction. And ang ipapakita ko sa inyo today is yung model unit nila. Okay? So, samahan niyo po ako. Tingnan natin ang model unit. Sa bandang dulo po yung model unit. So, ang price range po nila dito is from 36.5 million to 50 million depende po sa unit na mapipili po ninyo. So, yan. So, nandito rin po sa bandang dulo yung model unit, and banda doon po may ongoing construction po yung swimming pool. So ito po yung itsura ng car garage nila. So pwede po ang 3 car garage po dito. Yan, 3 car pwedeng magpark. So pasok po tayo. Ay, so ayan, nandito po tayo sa first floor. So pag bungad natin dito sa first floor, makikita po natin itong receiving nila. And ito po yung elevator. Ayan. Sa bandang left, nandito po yung maid's room or driver's room. Ayan. So, may built-in cabinet po dito sa loob. So, akyat po tayo. So, by the way, kung mapapansin niyo po yung mga switch ng ilaw natin is i-touch na lang siya. Okay? So, e-home siya, e-home. Yan. So, napakaganda ng stairs, malapad, solid yung wood. Ayan. Ayan. So, going up sa second floor. Ayan. So, nandito po tayo sa second floor. So, dito sa second floor, nandito yung ating living area and dining area. Yan, elegant. And banda dito, nandito yung ating kitchen area. So, tingnan po natin. Tingnan natin isa-isa. Ikot tayo. Yan. And yun po yung ating elevator, kitchen area. And dito sa second floor, nandito yung ating, meron din po tayo ditong toilet and bath. Hindi na lang natin buksan kasi naka-close. Yan. So, tara po sa third floor. Okay, so, let's go to third floor. So, yan, napakalapad ng ating stairs. Napakaganda and solid yung wood na ginamit. Yan. Dito, I think this is fiberglass. Yan.
Ayan. So, nandito na tayo sa third floor. Dito sa third floor, meron po tayong dalawang bedroom. Ayan. So, pasukin natin yung unang bedroom dito sa left side ko. So, ayan. Ito po yung first bedroom dito sa third floor. Oh, pakaganda. So, again po, hindi kasama yung mga gamit sa turnover. So, ipinapakita ko lang po sa inyo para may idea po kayo kung paano nyo i-design yung room nyo. Right? So, ayan. So, dito po sa first bedroom dito sa third floor, meron po siyang walk-in closet. Ayan. Yung cabinet niya, nagbukas tayo ng isa. So, ayan. So, nagbukas tayo ng isang cabinet. Ayan. And ito po yung kanyang toilet and bath. Napakalaki. So, let's go sa second bedroom dito sa third floor. Ayan. And ito po yung ating elevator. Ito yung ating second bedroom. So, dito sa ating second bedroom, medyo maliit siya compared dun sa first bedroom natin. Ayan. Pwede dito yung mga kids po natin. May study area, may built-in cabinet na rin. And may sarili siyang toilet and bath. Ayan. Malaki din po yung toilet and bath niya. Ay. So, let's proceed sa fourth floor. So, tingnan natin kung working yung elevator niya. So, ayan. Tingnan natin kung mag-open siya. Medyo matagal lang po. Galing ata sa basement or sa baba. Medyo matagal. So, mag-stairs na lang tayo. Ayan. Ito po yung ating stairs going to fourth floor. Kaya tayo. So, yung complete details po ng property na to, ilalagay ko po sa description box. So, nandito na po tayo sa fourth floor. So, papakita ko lang to sa inyo yung lights na to. Napaka-elegant. Lights po yan. Parang design lang. Yan. Okay. So, pasok tayo dito sa first bedroom dito sa fourth floor. Dito tayo. So, ito po yung first bedroom dito sa fourth floor. Yan po siya. May built-in cabinet din po siya. Akad tayo. So, I hope nag-i-enjoy po kayo sa ating house tour. Napaka-elegant. Masarap manirahan dito sa mga ganito. Yan. Ito po yung ating second bedroom dito sa fourth floor. Yan. Almost or same size siya ng unang bedroom sa fourth floor. Meron din siyang built-in cabinet. Yan. May built-in cabinet. And may sariling toilet and bath. Yan po siya. Oops, yan. Ito po. Yan. Okay. Napakaganda ng mga bedroom. Napakaganda ng layout ng unit na to. Ayan. Okay. So, tara, baba po tayo.
Alright, so tapos na po tayo dito sa ating house tour. I hope nag-enjoy po kayo. So, bigyan ko lang po kayo ng recap. Ito po ay 4-story townhouse with 3-car garage. And convertible pa siya, pwede siyang gawing 5. Yan, mayroon tayong 4 bedrooms, 5 toilet and baths, may swimming pool, and may playground. And ito pong unit na to, or lahat ng unit dito is e-home. Ibig sabihin, electronic, pwede siyang, pwede niyong i-on yung mga appliances nyo using your smartphone. Mayroon din pong individual septic tank, circuit breaker, and yung floor po na ginamit dito is Nara flooring, and solid po yung fence gate, may guardhouse, CCTV, may swimming pool, may playground. And the floor area po is 355 square meters to 390 square meters, depende po sa unit na mapipili nyo. Ang lot area is 83.20 square meters up to 127 square meters. And located po ito sa G.Puyat or G.Puyat, Recto, Manila. So, thank you for watching. Again, my name is Dindo from H&H Real Estate Marketing. I hope you enjoy and thank you. So God bless.